Hi guys, good afternoon. Ito ulit si Gene ng 119 Woodworks at maraming salamat ulit sa inyong panonood na aking video vlog. At medyo tumataas ng ating subscriber number, so salamat ulit sa inyong mga pag-like at pag-subscribe sa aking mga videos. So thank you so much. Pati na rin sa mga nagko-comments, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko kayo may isa-isa, pero lahat po ng mga nagko-comments is binabasa ko at tinatry kong replyan yung mga tanong. So thank you so much again sa mga comments, no? At ngayon naman, gusto kong magpag-usapan natin ang tungkol sa mga gimmick tools. Okay, gimmick tools. Saan nyo ba makikita yung mga gimmick tools? Madalas sa mga home shopping networks, di ba? Yung may mga patalastas na kung ano-ano. Sabi niya, itong tool na to kaya ang gawin lahat. Itong power tool na to kaya ang gawin lahat. Kaya maglagari, magbutas, mag-router, lahat pwede niyang gawin. Mag-sander, yun, lahat pwede na gawin ng mga tools na yun. No, hindi na ako babanggit ng pangalan, pero at sa tingin ko naman, napapanood niyo yung mga yan. Ngayon, totoo ba yun? Hindi ko alam kasi never ko pang na-try. But I can assure you na walang specific tool na kayang gawin ang lahat. No, there's no way. So, meron pa rin mga tools na maganda sa isang bagay at dun lang siya maganda. So, kung gusto mo na magkaroon ng isang magandang workshop, I think kailangan mo, kailangan mo talaga ng tools na isa-isa. For example, drill, circular saw, jigsaw, kailangan mo talaga yon na isa-isa. Hindi ka pwede bumili na isang tool lang kaya niyang gawin lahat. That's impossible. Or is it? Okay. So ngayon, pag-usapan natin ang isang obscure na power tool. I think bihira lang sa mga nagdi-DIY ngayon o mga woodworkers ngayon ang meron nito. Hindi dahil sa hindi siya popular, yun ay dahil usually yung mga workers is apprehensive sila sa tool na ito. At ito ang tinatawag na oscillating multi-tool. Okay, ano ba yung oscillating multi-tool? Sa salita niya, doon pala sa pangalan niya, oscillating multi-tool. So ito yung tool na nag-oscillate or yung parang nanginginig lang. So ang motion niya is ganito lang. Ito yung blade niya. Para siyang grinder yung katawan niya. Pero ilalagay mo yung kanyang talim dito sa harapan. Tapos ang kanyang motion ay hindi pa ikot, kundi pa ganito. So, para lang siya nag-wave. At napakaliit lang nung kanyang motion. So, itong tool na to ay perfect para sa mga jobs na napakahirap gawin or hard to reach places. At masasabi ko na ito talaga ay isang multi-tool kasi marami rin siya nagagawa. So, napaka-versatile niya. Now, ano ba yung mga silbi ng multi-tool? So, for example, dahil pa ganito ang kanyang putol, padiretso lang kanyang putol at napakaliit ng kanyang motion, pwede mo siyang gamitin na pambutas ng mga walls tulad nito. So, kaya-kaya mo itong gawin using your multi-tool. At lalo na na iikot mo to sa iba-ibang posisyon, paikot pa ganyan. So, kahit yung mga hard to reach areas, kaya niyang butasin at kaya niyang lagariin. Ang talim na ito, tinatawag na plunge blade or plunge cut blade. So that means, pwede mo siyang bigla nilang ipasok ng ganyan. So, hindi mo yung magagawa sa ibang tool. So, halimbawa ito. Ayan. So, pwede mo siyang i-plunge cut papasok, tapos ilagari mo na lang siyang patagilid. Hanggang sa makuha mo yung kailangan mong butas. Pwede mo yung gawin using jigsaw. Butas ka ng drill, jigsawin mo. Pero, paano kung yung kailangan butas ay nakadikit sa pader or sa wall? May wall na ganito. Hindi pa pwede yung jigsaw yan. Hindi pwede. Hindi mo magagamit yung jigsaw. Pero, dyan mo magagamit ang multi-tool kasi pwede siya sumingit dun sa gilid. Pwede siyang dumikit. So, pag dikit niya, kaya niyang butasin yung gilid. Tapos pwede mo rin sa taas at sa baba. So, yun. Napaka-versatile na multi-tool. Marami kang pwedeng gawin sa kanya. So, bukod sa pag-cut ng wall, ano pa pwede mong gawin sa kanya? Pwede mo siya pantanggal ng kornisa, yung mga yon. Pwede siya sumingit sa gitna. Kumbawa, may kahoy na nakadikit na ganito. Pwede mo siya isingit sa loob. And usually, yung mga multi-tool is merong talim for wood or for metal. So, dalawang purpose niya, wood or metal, or pwede rin both. So, kaya niyang pumutol ng mga pako. Alam mo, nakapako yung mga kornisa mo. Gusto mong tanggalin yung kornisa nang hindi mo inawasak yung kornisa. So, ipapasok mo dun yung multi-tool at puputulin mo lahat yung pako. And kaya niya rin bakbakin. Excuse me, yung glue.
So yun, napaka-useful lang muti ito sa ganong job. And napapalitan din yung kanyang bala. Sabi ko kasi nyo, meron balang for metal, like this one. Meron din siyang tatawag na crescent blade. So kung kailangan mo ng malaking surface area para ano, maglalagari ka ng malaking kahoy or medyo malaki, magayto kalaki. So ito mas magandang gamitin kaysa dito. So kasi mas malaki yung kanyang cutting area. At meron din siyang kasamang scraper ng pintura. So lagay mo to dito, wala siyang ngipin. So para lang siyang spatula, scraper. So pag pinagana mo siya, pwede siyang pang-bakbak ng pintura. And meron din siya yung sanding attachment. Na pag nilagay mo dito, magiging maliit siyang sander. And this is good kasi since pointed siya, maliit lang, pwede mo siyang gamitin sa pag-sand ng mga singit-singit. So halimbawa, i-project ka na hindi mo nandito yung kailangan mo liyahin, hindi kaya ng ano, ng random orbital sander. Pero yung pag-gamit multi-tool na sanding, pwede mo siyang ma-sand. And meron din siya yung ganito. Ito yung diamond disc na pantanggal ng grout. So kung gusto magtanggal ng grout, magpapalit ka ng grout. So pwede doon gamitin mo ang multi-tool. Okay? So ano advantage ng multi-tool? Bukod sa marami siyang silbi, marami siyang magagawa, isa pa niyang advantage is it's one of the safest. Isa sa pinaka-safe na multi-tool na tool ang oscillating multi-tool. Dito lang ng grinder na napaka-delikado dahil sa bilis ng kanyang pag-ikot, since mababa lang kanyang ang speed ng kanyang paggalaw, napaka-safe niyang gamitin at nasa harapan lang yung kanyang blade, so pwede mo siya itutok pa layo sa iyo. Walang chance na tumutok sa iyo yung blade unless may tututok sa sarili mo, okay? So, pero ingat ka pa rin, syempre, pag gumagamit ka nito, mag-ingat ka pa rin. Pwede pa rin siya maka-accidente, but it's one of the safest na multi-tool. So, yun ang advantage niya. Ngayon, anong disadvantage niya? Well, itong multi-tool ko na to is a Mako brand. So, galing sa Australia, Mako. And it's not a good multi-tool. So, hindi siya maganda. Mabibrate siya, mabilis siya mag-init, kasi 50 Hz lang. And ang pinaka-hassle ko rito is yung pagtanggal ng blade. So, kasi kailangan niya ng Allen key para tanggalin yung blade. So, napaka-hassle niyang gamitin actually. Ginagamit ko lang to pag kailangan ko lang talaga. Ngayon, meron akong multi-tool na mga gandang klase. From Makita, from Bosch. Pwede kayong bumili noon. And yung multi-tool nila is maganda kasi, quick release yung blade. So, pag binaklas mong ganito, meron siyang lock sa taas. Pag binaklas mo, tatanggal na agad yung blade. Tapos palit agad ng bago. Yun ang maganda. And I think yung na-try ko nang gumamit ng Bosch na kulay green na multi-tool, and it's really good. So talagang hindi mo maramdaman yung vibration niya. Ito kasi ma-vibrate. So yung hindi mo maramdaman. So I think yung ibang mga mamahaling multi-tool, ito kasi mura lang. Bili ko dito nasa mga 1,000 lang yata. So na sale lang kasi, kaya ako binili. Pero kung sa mga yung mamahaling brands na multi-tool, sigurado naman maganda yun, no? So marami siyang advantages, pero necessary ba siya? I don't think so. So, hindi naman na sobrang necessary na tool. Ito yung perfect example tool na it's good when you have it and not need it, then need it and not have it. Yon. So, kung kailangan mo siya, okay ka kung meron siya. So, pero kung wala ka naman ito, there's an alternative way naman para gawin yung mga jobs. Unless yung jobs is napakahirap gawin. Tulad nga nung sabi ko, ito. Yung mga ganito na sisingitan mong ganyan, napakahirap niyan kung imamano-mano mo. Pero kung may multi-tool ka, mas madali, di ba? It's not impossible, magagawa mo siya ng mano-mano, pero mas matagal. Unless pag may multi-tool ka, mas mabilis mong magagawa. So, this is designed to make our difficult jobs easier. So, yung mga specific or special jobs, ito yung nakagawa ng mga ganong bagay. So, okay ba magkaroon ng multi-tool? Yes. Kung meron kang budget for something like this, bumili ka ng mas mahal, mas magandang quality. And I can assure you na magagamit mo rin naman siya. Although paminsan-minsan lang, I think. So, pwede na rin huwag ka munang bumili. Siguro mag-ipon ka muna ng mga basic power tools. Kapag nakapag-basic ka na lahat na kompleto mo na, tsaka ka na bumili ng multi-tool. So, hindi naman siya talaga necessity. Alright, so again, guys, thank you so much for watching. At sa susunod naman, let's look at some routers. So, alam kong mag-dikato ko sa mga routers kasi
yung router is ang pinaka-useful na tool sa isang workshop. So thank you so much again for watching and have a good day.